Okay, class? The five senses are seeing, hearing, tasting, smelling, touching. Anong parte ng katawan ang ginagamit para makakita? Panlasa! Very good. Eh, ang panlasa? Hila! Magaling, ha? Huh? Yes, Kokoy? Mas malaki po ba ang dila nyo kasi 7 tao? Bakit mo naman ay tanong yan? Kasi siguro mas masarap ang panlasa nyo, kaya ang taba-taba nyo. Kokoy? Siguro po kaya malaki ang bibig nyo kasi malaki ang dila nyo para mas maraming pagkain na may pasok nyo. Sino magandang sinasabi mo, Kokoy? Kaya siguro wala pa po kayong boyfriend kasi natatakot ang malalaki na maubos ang pera nila pang bilhin ng pagkain nyo. Kasi ma'am, kahit sino naman po matatakot kung ganyan kalaking katawan ang papakainin. Si Kokoy po ay may kondisyon na tinatawag na Asperger's Syndrome. Kasama po ito sa spectrum ng autism. May diferensya ang anak ko sa isip. Hindi po ba na kapag tayo ay nakakakilala ng tao ay nalalaman natin ang kanilang nararamdaman base sa kanilang tone ng boses? Ang mga tao po kasing may Asperger's Syndrome ay hirap ipaliwanag ang kanilang nararamdaman. Hindi po nila mabasa ang kilos at damdamin ng mga taong nakakasalamuhan nila. Hindi nila naiintindihan ang pamantayan ng lipunan. Kaya minsan ay masyado sila nakadikit sa kanilang mga kausap. Anak, trabaho si Mommy o sige na para makakain tayo. Doon ka na, ha? Wow! O sige. Minsan ay bigla din silang umiiwas. O walang interest sa tao. Ang mga taong may Asperger's Syndrome po ay mahilig sa routine. At kapag nakasanayan po nila yun ay hindi po ito po pwedeng maputol or masira. Wow! Okay ba? Sila po ay may kondisyon din na tinatawag na sensory difficulties. Ay, ibig ko sabihin ay yung liwanag po na normal para sa atin ay ang liwanag na nakakabulag para sa kanya. Dok, gagaling po bang anak ko? Permanente po ang kondisyon na ito. Pero maaari po namang itong makontrol sa pamamagitan po ng gamot or therapy. I know a psychotherapist and I could refer you to her. These are the results of the test. Dahil doon sa virus na tumama kay Tina, nagkaroon ito ng epekto sa kanyang puso. Ito yung tinatawag natin na myocarditis o yung pamamaga ng muscle sa kanyang puso. Ano kung pwede mangyari sa kanya, Dok? Maring ma-develop ito into cardiomyopathy o yung kawalan ng kakayahan na mag-contract ng kanyang puso. A heart transplant is the most ideal. Pero alam naman natin kung gano'ng kahirap humanap ng heart donor sa mga panahon ito. Iba yung alaga at prevensyon ang kailangan gawin natin kay Tina. Hindi siya pwedeng magkaroon ng matinding emosyon. Kahit init at lamig ay maging dahilan ng paghirap ng pagkontrak ng kanyang puso. Baka maging atake sa puso ito. No. Let's do everything we can, Doc. Kung kailangan mag-relocate kami sa malamig na lugar, kung kailangan nasa loob lang siya ng bahay para hindi makasalamuhan ng tao. Doc, my wife has already lost several children through miscarriages. Hindi na siya pwedeng magkaanak dahil sa complications sa panganganak kay Tina. We won't lose her. We cannot lose her. Thank you.
tayo. Ulam na pala yun. Wag! Gutom na ako eh. Tara na, kuna kayo. Ba't nandito na yung ulam? Gutom na ako eh. Kakainin ko na. Hoy! Sabi naman kasi sa'yo, alam mo naman yan eh. Eh di ngayon, Papa. Mas hindi ka na makakakain. Alam ko pong love niyo ako, pero pwede pong uso kayo ng konti kasi hindi po ako makakakain eh. Dito tayo po kayo. Yan, di ba po mas okay? Bakit ba natin kailangan gastos anong sped saka pag-therapy niya kapatid mo? Eh, wala namang pag-asa eh. Highly functional lang kapatid ko. Lalo na kapag nakakainom siya ng gamot niya. Eh, imbis na sa anak natin na pupunta yung pinagtatrabahuan natin, na pupunta doon sa gamot sa kaskwelahan niya, alam mo, sayang yun eh. Responsibilidad ko si Kokoy, simula nung mamatay si nanay. At saka, libre naman yung therapy niya kay Doktora Rita. Alam mo, misapak yung Doktora Rita yan eh. Alam mo, magpasalamat na lang tayo na may tao pang katulad ni Doktora Rita. Isa pa, malaki naman ang pakinabang natin kay Kokoy. Halos siya na nga gumagawa lahat ng gawain bahay. At mahal din siya ni Basha. Ano, Ate Cathy? Mataas po ba BP ko? Normal naman. Pero sumasakit po talaga yung dip-dip ko eh. Hindi ka ba makakain ng maayos? Paano naman po ako kakain ng maayos? Eh, wala naman pong lasa yung mga pagkain ko. Hindi naman po ako nag-iimbento lang. Sumasakit po talaga yung dibdib ko. Sige ka. Baka mamaya bumibigay na yung puso ko. Diyos ko, sa setup ng bahay mo na to, controlled nito ang temperature, pati yung percentage ng oxygen na hinihinga mo. Hindi yan. Ako naman na dyan. Alam mo, may solusyon ako dyan eh. Muntik pang makita ng daddy mo. Daddy, palagay. Bakit po ba kasi pati panonood ng DVD eh, bawal po sa akin? Nag-worry lang ang daddy mo, anak. Pero alam mo namang mahal na mahal ka namin, di ba? Ako, naniniwala ako kailangan. Paminsan-minsan, nagsasmile ka naman. Nood tayo, maganda yan, ha? Interesado? Ba't mo kailangang ulitin yung paghahain? Kasi ginulo niya nga ako. Eh, ano naman kung ginugulo ka niya? Pareho din naman yung dulo, di ba? Dok, hindi parehas yun. Magkaiba yun. Kasi ako yung nakatokos sa kusina. Ako lang yung may alam kung paano dapat ayusin. Dapat kanin muna bago ulam. Yun... Yun po talaga yung... Ate Gemma, may... Ate, maingay. Kung ano may ginagawa mo, Ate, maingay. Ha? Pakitigil, please. Maingay. Masakit sa tenga. Eh, nakamute nga eh. Masakit na... Masakit sa ulo. Boy, focus. Okay. Pero, sa tingin ko, umapaliya yata tayo sa gamot? Hmm? Naubos na kasi, Dok. Gamot. Diba sinabi ko sa'yo,
na importante. Nainumin mo yung kamot mo. Kung wala ka ng kamot, sabihin mo lang sa akin. Bibigyan kita. Ano na bang nararamdaman mo, Iha? Okay naman yung results mo, ah. Hindi po ako makatulog ng maayos, Dok. Minsan naman po, nagigising po ako sa gitna ng gabi. Tapos hindi po ako makahinga. Minsan naman po, bigla na lang po ako naiiyak ng walang dahilan. Pag po nasimulan, hindi na po ako makatikil. I need to talk to your parents. Kamusta po si Tina? Is there cause for alarm, Doc? Bumibigay na ba ang puso niya? She's only 16. We haven't found a compatible heart donor yet. Well, yes and no. Yes and no? What do you mean, Doc? Yes, there is cause for alarm. But no, it's not her heart. Tina is depressed. Depressed? She's showing signs of depression. Panic attack, extreme sadness, na hindi naman lumalabas sa kanyang ECG 2D echo. So ano hong kailangan niya? She needs to see a psychologist. A psychologist? Why? Kailangang malaman natin kung ano ang dahilan ng kanyang depresyon at saka kung paano tayo makakatulong para makarecover siya dito. Okay, Doc. Who can you recommend? Dr. Rita Capistrano. Wow, ang ganda naman yan! Ay, ang galing na din niya gumawa ng flowers. Sige, ha? Career talaga, Koy? Hindi ka kasi nagbe-break. At di ka text ng text, edi sana mas maaga mo natatapos yung trabaho mo. Thank you. Ikaw naman kasi, ang buong araw ng pagpa-file, kaya mo ng 3 oras, edi ikaw na ang gifted. Ano oras na ba? Alas 2 pa lang. Oh, relax. Ikaw naman kasi, ginawa mo na kasi lahat eh. Oh, anong ginagawa mo? Oh, sige. Gulo ba gusto mo? Oh, sige. Pagkatapos yan, ito naman ha. Oh, relax ka. Good afternoon po. May appointment kami with Dr. Capistrano. Miss Christina Mendoza. My daughter. Ito na po si Doktora. Mr. and Mrs. Mendoza. Hi. Dr. Capistrano. Good afternoon, Doc. Hello there. Dito po? Come on. Okay ka lang dito? Don't be shy. Come, come. Some time to talk alone. I want to hear from you. What seems to be the problem? I spoke to Tina, and my initial impression is she's suffering from extreme loneliness. But why? Because she's young, she's full of life, she wants to live it. I know my daughter wants to live a normal life, pero hindi ito pwede. Kaya mamatay niya to. Yes, pero pwede naman siya magkaroon ng quality of life na hindi naman niya ikamamatay. It can actually make her heart stronger and happier. Paano? What method of therapy? My methods are not traditional, but if you do decide to put her under my care, kailangan wala kayo sa therapy sessions. Hindi kami kasama. Hindi pwede. Kaming mga magulang ni Tina. But in my experience, minsan kailangan tanggalin lahat
ng posibleng causes of depression in the patient. You mean us? Mr. Mendoza, alam kong mahal na mahal ninyo ang anak ninyo. Pero, especially at her age, kailangan niya ng konting kalayaan. Even with her condition? Especially with her condition. The decision is completely yours. But if you decide to put her under my care, you have to trust my methods. Oh, okay ka lang ba dyan? Mag-CCR lang ako. Kinakasot ng ganyan? May sakit kasi ako eh. Tsaka yun, yung machine na yun, nire-regulate niya yung intake ko ng oxygen tsaka yung temperature ko dito sa loob. Mukha kang tanga. Ha? Ang sabi ko mukha kang tanga. Excuse me? Ate mo pa. Alam mo, napansin ko parang mayaman ka. Maswerte ka. Kasi ako, mahirap na ako, pero kahit may sakit ako, di naman ako nag-iinerte eh. Di naman ako nagpapaawa. Eh, ikaw may pa-acquire mo ka pa dyan eh. Gusto mo ba maging isda? Alam mo, tama ka. Gusto mo maging isda, ha? Tama ka. Mukha akong engot dito sa suot ko. Eh, hindi ko naman to gusto eh. Yung mga magulang ko may gusto nito. Actually, ginagawa ko to para sa daddy ko. Kasi feeling nila, mamamatay ako kapag hindi ko to sinuot. Eh, parang mas mamamatay nga ako sa bigat nito eh. Ba't di mo sabihin sa kanila? Eh, magagalit sila eh. Ano naman ngayon? Ayoko silang magalit. Kailan pala maarte, madrama ka pa. Talaga. Ba't tumatawa? Nakakatawa kasi yung mga sinasabi mo kanina. Hindi ako nagpapatawa. Kaya nga mas nakakatawa eh. Tina? Bakit ka tumatawa? Juan, lumapano ka? Koy, siguro okay? Nandun ka muna sa dito lang sa likodan. Sure. Please, tawagan niyo na lang ako kapag handa na kayong simulan na therapy ni Tina. Okay? It's nice to meet you. Alam niyo po, ma'am, tama po siya. Di po ko dapat magreklamo sa mga bagay na meron ako. First time po may magsabi sa akin noon. And kamukha niya po si Daniel Padilla. Doon po sa movie na pinanood natin. Christina? Bakit po? Crush mo ba yung batang yun? What? No, ma'am. Bakit po? You haven't stopped talking about that boy. At saka ngayon lang kita nakita mamiti ng ganyan. Anak, di ba sinabi ko naman sa'yo na you can tell me anything? Anything, anak. Kaya lang, syempre, nag-aalala ako sa'yo. Sa puso mo. Hinay-hinay lang muna, ha? Bata ka pa naman, marami pang panahon. Meron pa po ba akong panahon? Oh, anong ginagawa mo dyan? Nag-iisip. Nag-iisip? Anong iniisip mo? Problema ba?
Kanina kasi sa klinik, may nakilala akong babae. Nako. Patay. Hindi patay. May sakit lang. Kamusta naman yung pag-uusap niyo? Hindi ko alam. Kasi hindi ko alam kung mali ba o tama yung ginawa ko. Kasi di ba ate, alam mo naman ako minsan, hindi ko alam na nakakasakit na pala akong damdaman ng ibang tao, di ba? Para naman natuwa siya. Gumanito pa nga. Sabi ni doktora, peace daw yun o ano. Hindi ibig sabihin na itsura mong yan, ate. Koy na. Natutuwa ako kasi first time mo magtanong tungkol sa isang babae. First time mo rin magtanong kung tama o mali yung ginagawa mo. May ibig sabihin ba yun? Crush mo ba siya? Crush? Anong crush? Crush yung may gusto ka sa kanya, nagaganda ka sa kanya, sa itsura niya, gusto mo siyang makilala, maging kaibigan. Hindi. Gusto ko lang sabihin sa kanya na mukha siyang takad yung sa suit niya. Yun lang yun. Okay. Okay. Tapos mo na nga yung basura dun sa kusina. Hindi pa bukas pa, 6:55 pa. Anong 6:55? Tapon mo na. Nangangamoy na doon sa kusina eh. Hindi nga, 6:55 pa nga kasi 7 o'clock darating yung truck eh. Truck? Sinabi nung ilabas mo na eh. Sige na, sumunod ka na nga eh. Tapon mo na doon sa labas. 6:55 pa nga. Wala na mong kukuha nung ngayon nun eh. Kulit mo naman eh. Ano? Susunod ka ba? Uy! Susunod ano? Ka? Taka! Kulit mo naman eh. Sino ba susunod sa bahay na to? Sino ba may-ari ng bahay na to at nakikitira lang ha? Ate, di ba kinanay itong bahay na to? Medyo radical ang methods ni Doktora Capistrano. Thank you. What's your success rate? It says here 100%. 100% naman pala. Eh, let's trust her. At saka di ba parang masaya naman si Tina sa kanya? I can see she's happy. Ayoko lang ang idea na hindi tayo aware, hindi tayo kasali sa proseso. Alam mo baka tama si Doktora Rita eh. Baka source din talaga tayo ng stress ni Tina. Lalo na ikaw. I'm her father. I only want what's best for my little girl. Honey, I know that. Pero do we really know what's best for her? Kasi kung talagang alam natin, bakit ganyan pa rin yung kondisyon niya? Kaya siguro it's about time na matuto tayong ipagkatiwala yung anak natin sa iba. So,